Chuchu! Sunny po! At ngayon, ang isishare ko po sa inyo ay about nutrition, particularly ang vitamins. Pero bago yan, gusto ko po sa pasalamatan ang ating mga subscribers around the world. Thank you so much for watching my videos. And please continue to support me here on YouTube and also in Facebook. Thank you so much, and hope you enjoy my videos. And for today, I'm going to share to you about nutrition, okay? Particularly vitamins. Mr. Prakash Chandra Behera, Technical Manager, Aqua Division, PVS Group in India, he said, good nutrition in aquaculture system is essential to economically produce a healthy and high quality product. Vitamins is essential nutrients found in food. So, saan po nakikita yung vitamins? So, dito po sa mga pagkain na binibigay natin sa ating mga alagang mga isda. So, paano natin malalaman na ang pagkain mayroong vitamins? So, ito po, yan sa likod. No? Basahin mo sa likod, ayan, kalagay dyan kung anong vitamin content ng pagkain na binibigay natin sa ating mga alagang isda. Vitamins perform a specific role, vital role functions in variety of body systems. And these are crucials in maintaining optimal health. Halaga po yung vitamins, okay? Para magiging healthy ang ating mga alaga, mga guppy, at lahat ng mga isda. Meron pong apat na major food nutrients. So, ito po yung protein, lipids, carbohydrates, and ang pinaka-importante, ang vitamins. In that, they are not chemically related to one another. They are present in every small quantities within animal and plant foodstuff. They are required by the fish body in trace amounts. So, kailangan po sila ng ating mga isda. Okay. So, mayroon pong dalawang klaseng vitamins. Merong fat-soluble vitamins and water-soluble vitamins. So, bago ako mag-continue, ito pala, no, i-review ko lang na ang vitamins, kapag ito ay nailawan, nasisira. Okay? So, kaya mapansin nyo, lahat na lagayan ng mga fish food ay nakasil at hindi siya mapenetrate ng ilaw. Kasi nga, nasisira yung vitamins ng light. Okay? So, balik tayo, no? Dito na tayo sa fat-soluble vitamins. So, ano itong mga fat-soluble vitamins? Itong fat-soluble vitamins, ito ay na-absorb siya sa bloodstream, no? To carry out their function. So, sa bloodstream siya dumadaan, itong mga fat soluble. So, ito siya nangyayari, no? Na, ang pagkain, pumapasok sa tiyan at dinadigest ng isda at doon ine-extract yung vitamin sa loob ng tiyan. At ito, ang fat soluble, pwede siya ma-stored at kapag kailangan ng isda, pwede niya magagamit ito later. Ito naman ang, so ano yung mga fat-soluble vitamins? So, ito yung vitamin A, so retinol, retina, and retinic acid. Okay. Vitamin A2, dehydroretinol, vitamin D2, ercocalciferol, vitamin D3, cholecalciferol, vitamin E, tocopherol,
at saka tocotrienols, vitamin K1, phylloquinone, vitamin K2, melaquinone, vitamin K is miladune. Okay? Mga fat soluble vitamins. So, ano naman yung mga water soluble vitamins? So, ito. Itong mga water soluble vitamins, nadidissolve siya sa tubig. Okay? At ito ay hindi nasustored sa katawan ng mga isda. Since they are eliminated sa urine. So, pag na, ano nila, na-digest nila, lalabas siya sa kanilang urine, okay, ng mga isda. So, hindi siya nasustored sa katulad ng fat soluble. At ito ay madali siya ma-destroyed or madali siya ma-wash out during food storage or preparation. So, yan sabi ko sa inyo, no, food storage, napaka-importante yan. Kung saan nakalagay yung inyong may vitamin content na pagkain nyo. Food storage and preparation, napaka-importante po yan. Ang dalawa. Body stores being rapidly depleted in the absence of regular dietary water soluble vitamin sources. So, madali itong ma-deplete, no? Maubos ang water soluble vitamins. So, kailangan daily consumptions ito ang water soluble vitamins. So, ano naman itong mga water soluble vitamins? So, ito yung vitamin B1, riflublobin, vitamin B2, niacin, vitamin B3, vitamin B6, pyridoxal, pyridoxamine, pantothenic acid. So, ito yung vitamin B5, biotin, vitamin H, vitamin B8, folic acid, vitamin M, vitamin BC, vitamin B9, vitamin B12, cobalamin, choline, quercetin, and vitamin C, ascorbic acid. So, ito po yung mga water soluble vitamins. So, anong benefits ng mga vitamins para sa ating mga alaga ng mga isda? So, una, aids normal bone, tooth, and exoskeleton development. Okay? Aids the health and skin membranes. Helps in energy metabolism and tissue formation. Enhance calcium and phosphorus absorption and utilization. Promotes immune stimulation. Okay. Decrease the diseases incidence. Okay, so mabawas yung mga diseases. Acts as antioxidant. Acts like cement for connective tissues. Helps for wound healing. So kapag may sugat, ito madali lang ma-heal, no? Ang sugat. Makes iron absorption. Benefits of healthy eye and vision. So, gaganda yung kanilang mata at sa kanilang vision. Involved in a large number of biological processes. Creates collagen in the body. Makes the skin, joints, its exoskeleton, and bones strong. Ito yung mga biological functions of water soluble vitamins. Thiamine, okay, B1, aids growth, digestion, fertility, nervous system, carbohydrate metabolism, and oxidation of
glucose. Vitamin B2, Refublabin, vision, enzyme functioning, energy, metabolism, respiration of poorly vascularized tissues, metabolism of carbohydrates, fats, and protein. Biotin, enzyme secretion, purine lipid synthesis, oxidation of lipids, and carbohydrate. Folic acid, blood cell formation, blood glucose regulation, and various metabolism. Okay, so marami pa yan. Okay, mayroon pang colin, inositol, okay, marami pa yan. So ito pala yung colin. So, colin, better growth and FCR maintenance of cell structures and transmission of nerve impulse transport of lipid within the body. Okay, so ito yung colin. Ito yung in charge ng magandang paglaki ng mga isda. Okay? Inositol, cell membrane permeability, structure, raw component of skeletal, heart, and brain tissue, growth of liver and bone, marrow cells, liver lipid, cholesterol transport, and synthesis of RNA. Ito naman yung mga biological functions of fat-soluble vitamins. So, retinol, vitamin E, highest biological activities, normal visions, form of visual pigments, maintenance of mucus secretion, epithelial tissue of reproductive tract, skin bone, gastrointestinal tract, protecting mucous membranes and developing bone tissue, epithelial cell, metabolism, release of proteolytic enzymes from lysosomes. Vitamin D, cholecalciferol, calcium and phosphorus metabolism, growth of bone tissue, synthesis of the calcium binding protein, the conversions of organic phosphorus to inorganic phosphorus in bone, maintenance of blood calcium level, and the depositions and oxidations of citrate in bone. And lastly, ito yung phylloquinone, vitamin K, maintenance of normal blood coagulation, electron transport, and oxidative phosphorylation in microorganisms. Yan po yung mga biological functions ng fat soluble vitamins and water soluble vitamins. Next time po, ang i-share ko naman po sa inyo ay tungkol sa vitamin C. So, yung vitamin C, pinaka-importante po yan sa lahat. Sa ating mga isda. So, later, share ko sa inyo tungkol sa vitamin C. Para lang po sa review, okay? Saan po natin? Kasi maraming nagtanong, saan ba makukuha ang vitamins? Okay? So, ito po sa pagkain ng mga isda na binibigay natin sa kanila. Okay? Saan natin makikita na ang pinapakain natin may vitamins? Dito, sa likod. Ayan. Makasulat po yan dyan. Okay? Ayan, maliliit. No? Hindi ko makita. So, yun dyan. Kasulat. At tulad nito. Ayan. So, kalagay dito, vitamin D. Okay? Iron. E3, cobalt. Okay? Ayan, nakalagay. Vitamin A. Yan. Dito po natin malalaman na ang pinapakain natin sa ating mga alaga ay mayroong vitamin content. Mayroon kayong mga gusto italakay natin dito, no, sa ating kapihan. Okay, comment nyo lang sa ilalim ng video na ito. At para sa mga updates, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. At i-click nyo yung bell button para ma-notify kayo sa mga bagong videos ko. At hanggang sa muli, isa na mga magandang araw sa inyo.